workplace, I would describe it as a safe place. A safe place to grow, a safe place to make mistakes, a safe place to enhance your creativity. Tapos nag-uumpisa yan sa pattern. Tapos bibigyan sa amin, tinitrace namin yan. Nag-describing kami, tapos itinutupi namin hanggang sa mayari yun ng upward. 16 years old pa ako nang ako ay mag-umpisa sa paggagawa ng sapatos. Sa shoemaking, gusto ko trabaho kong trabaho. Ayoko nung ako'y walang ginagawa. Gusto ko maayos ang trabaho. Ang gusto ko ang quality. Maganda. So, dito sa Zapateria, nag-ano din kami, nag-workshop, pattern, shoemaking, hanggang sa lasting. Anong ginagawa mo dito na naman dito? My goal is to be a shoemaker because I've been in design industry for garments. So now I wanted to be more on the artisan and the maker side. In the beginning naman, I'm not really sure where to learn the craft of shoemaking. When first time I walked here, it was a paradise for me. Here, they don't teach us, they don't nurture us, they don't help us just to do an easy job. They teach us to be different from what the other are doing. And that's the beauty of it. So Zapateria, na-encourage talaga yung creativity mo. So kasi ako, I'm an artist first. And then I came to shoes about 2012. And I recently started a brand called Mara Pinyon. It's like a whimsical, fun shoe brand. With my art kasi, I wanna inspire people. So when I started creating the shoes, parang they feel like kung ito yung susuotin ko araw-araw, I would be happy to be outside araw-araw. So sa Zapateria ako nagstay kasi walang nagsasabi na, ay, hindi kaya, ganyan. They would say like, oh, that's interesting. Kakaiba, gusto namin yan. Ngayon talaga makakakita ka ng mga design na ngayon ko lang din nakikita eh. Kakaiba rin yung mga ginagawa nila eh. Di kagaya nung panahon namin nung araw na ang mga design pangkaran ni Juan. Marami na ako rin kasi ako napasukan pero dito lang ako naging ano nila ng Master Zapatero. Kaya masaya ako nung tawagin nila ako rito na Master Zapatero. Pero yung ako hanggat maaaring hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako kahit na ganun katagal na ako nagtatrabaho. Hanggat ikay gumagawa ng sapatos kahit na nung edad mo na kailangan nag-aaral ka pa rin. Sa Zapateria, we respect our values. We collaborate with the artisans. Sila meron silang sariling boses na pag pinakinggan mo, matututo ka talaga. At the same time, they hear your voice as well. Marami na akong napasok ng trabaho, pero dito para ang touring sa'yo, para pamilya kami. Dito ko lang naramdaman yan. Ang biruan namin, parang kami magkakapatid lang. Masaya kami rito ng lahat, magkakasama. Araw, ang sapatosan talaga, halos karamihan ng bahay dito may sapatosan. Kahit maliliit na bahay dyan, may mga gawain. Sana ano, bumalik yung dati sigla, yung gagaya ng sigla nung araw sa sapatos. Sana maraming mag-aral pa ng gumawa ng sapatos. Kahit paano naman, nararamdaman ko parang magkakaroon naman ng ano, buhay. When you have the community and workshop like this, you have a better chance to improve and progress your skills as a shoemaker. People were telling me na Filipino is the gold mine of creatives. So, saan mapupunta yung gold mine na yun kung hindi natin i-harness? Kung walang creative hubs na mag-harness ng creativity.